Hi, Jace! Welcome back to our channel! Kamusta kayo, Jace? Nakapagkape na ba kayo? Yes! Okay, para sa araw na ito, dahil nga sabi namin dun sa nakarang vlog namin, December na, di ba? True! So, pag December, gusto din namin na ulitin yung aming food review. Food review! So, parang nagkakaroon kayo. Parang nagkakaroon kayo ng idea. Kasi kami hindi ka alam yun talaga. Joke! Hindi! Kami ngayon ay magpo-food review ng mga Christmas foods. At nalalaman niyo kung ano mga Christmas foods yan mamaya dahil didiscuss namin sa inyo. Init pa. So, unang set ng aming mga ipo-food review is puto bumbong. Ooh, di ba? Smells like Christmas. So, meron kaming tatlong klase ng puto bumbong. One, yung ordinaryong puto bumbong lang. Check! With niyog and sugar. Yes, here. Then, pangalawa, ay puto bumbong with cheese, niyog, and sugar. So, may cheese. May konting dagdag ng cheese doon, ano? Mm-mm. And then, yung pangatlo is puto bumbong with cheese and caramel. Tapos, may niyog and sugar. Oh. So, pa-espesyal ng pa-espesyal ng puto bumbong, which so, is galing sa Farina's Bibingka, Project 4. Farina's Bibingka sa Project 4. Ang gaya na so, ayun, kung gusto niyo din i-try, kung matatakang kayo dito sa food review na to, try niyo na, ha? Oo, available sila sa Grab, and I think sa Foodpanda din. Try niyo sila. Okay, ayun na. Skill rate sa baba yung mga pressure nyo kayo. Ayun. Sige, guys. I'm so sorry. Okay, so ito yung mga tinidors natin. Yes, ang ating munang itatry ay yung original. Yung original muna. So, lagyan na natin ng yogurt. Sugar and yog. Tandaan. Wait lang. Yung pag-ano na lang namin. Pili ko lang natin. Pera yung yog. Kakwa! Ay, gusto mo ganun yun? No, thank you. So, ito, ilalagay na namin yung sugar tsaka yog ng mga puto bonbons. Yan, yung niyog. Konting niyog lang kasi hindi kami masyadong fan ng niyog, no? Niyogan. Niyogan. Parang ang naalala kong puto bumbong yung mainit-init pa, no? Yung galing sa kanon. Parang kasalang lang. Mainit-init pa naman to. Ano yung muscovado? Muscolado. Muscovado? Muscolado siya. Jumbo. Okay na yun, te. Ang dami ng tabs. So, parang hirap magkagana sugar kasi nagkaroon na siya ng kwa. Ng sugar. Ikaw lang kung nangyayari sa amin. Ayun. So, titignan namin ng sticky witty. Ano, magbibigay tayo ng stars? Yes, stars of course. Sticky witty. Sulit yung bagay na bagay, saka yung puto bumbong. Eh, ano mo nga, nalalaban ng puto bumbong. Nalalaban ng puto bumbong kaya pinahawak ka ina yung part na. Kakaihin ko. Ayun. Ang liit naman. Sige. Kuha muna kayo para matikman niyo. Ito muna yung walang kalatoy-latoy. Joke. Ito muna yung original. Original na ang laman lang ay sugar at coconut. Ano yan? Coconut pa niyan? Coconut sugar. Coconut hair. And then yun. Ano ang tigas? Ano? Niyog? Ano yung tigas? Pwede tayo magpa-social-social kasi ayan, nagtatalamsika na yung mga violety. So, saan nga ba, Trivia? What? Saan nga ba galing? Puto bumbong at paano siya ginagawa? Meron parang powder, yun ang tawag dun sa puto bumbong powder. Tawa ko sa bloopers. Ano na, ito na, ito na. Sasabihin ko na lang sa inyo. Mahirap kung ano po ito. Kaya hindi namin inilalam ang mga ingredients niya. Kasi feeling namin din namin kayang gawin. So, kaya na! Para rin. Mas ito bago, mas ito bago. Tamis! Tumulin ako. Tapos ha, ordinary yung puto bonbon. Masang tinapay. Siguro nagkaroon ng factor dahil sa muscovado. Hindi, wala man lasa yung muscovado eh. Meron. Ang tamis ba? Hindi. Hindi, hindi. Meron. Hindi kayo, hindi yung muscovado.
So, yun. Siguro dapat talaga. Sausaw niyo sa asukal kasi wala ganun lasa yung ano. Yung kanyang, kung paano man yung pinagawa siya. Yung kanyang kakanin. Kakanin ba yan? Kakanin ba ang matabang mo? Mga ano. Sarap. Ang kape. Pero alam ko yung kapatid ko, marunong magluto ng puto bonggong. Di lang niya pinurse. Sino, B? Si Sid. Sid, bakeman. Okay. Tsaka alam ko yung puto bonggong nilagyan nila ng ano? Butter, margarine. Butter. Ba, ano gusto nyo lagyan natin? Hindi ako na. May margarine ako dyan. Baka, eh, hindi kakain na tayo ng may cheese eh. Baka, baka ito mas may. Okay, sige na. So, ang start nito siguro. One. Parang hindi siya masyadong katulad ng mga puto bonggong na kahit walang something na ano ka. Pero masarap siya pagka nahaluan nyo ng niyog at ano. Ito, let's try yung may cheese. So, na-try namin. Move on kami sa cheese. Lalagyan pa din ang sugar. Kahit wag na. Yung sugar na ano na lang. Ay, sige yan. Around din ka ng sugar na. Okay, so ito try naman namin to with cheese. Musto ba ito, ha? Niyog. Niyog. So, ilagay mo na yan. Inan. Ayan, dyan mara. Ito, bato? Sabi ko sa'yo eh. Bato? May bato. Muscovado ba ito? Muscovado? Oh, let's try. Okay. Hindi natin nalagyan yung nyogan. Meron na. Nalagay na. Ayun, nalagyan. Talaga. Ganito talaga ang puto bumbong. Sticky! Medyo lumamig na din kasi. Oo, kasi kanina. Dahil kanina. Kanina pa namin sa in-order. Nag-ano kami, nag-ayos pa kami ng ano. Nag-set up pa. Set up kami. So, medyo lumamig na yung puto bumbong. Pero, feeling ko magbusuhan din ito kasi may keso. Parang ano lang sa. Bakit na purple ang puto bumbong? Akala ko dahil kasi sabi nila kulay daw ng Pasko yan. Oo. Akala ko kasi ubi flavor. Sabi nila, hindi ko lang alam kung totoo talagang kasabihan yan. Ay, parang gusto mong kargahin na. 1, 2, 3. Much better nga na may cheese, no? Okay, you will. Pero kung ano pa ito, bar. No? Sarap nga. That's proper yung cheese, oh. Siguro sa akin, ano ito, 2. Kaya 2 kasi, medyo hindi masyadong maano yun sa cheese, no? Sumikilip yung sugar. Pero kung mainit ko. Pero masarap. Ito din ako. Try nyo pag mainit pa. Sa'yo. Okay. We're down to our last puto bumbong. Ang puto bumbong namin huli ay may caramel. Cheese, caramel, tas niyog and sugar. Niyog-niyogan. May niyog-niyogan. So, yun naman ang patry natin ngayon. Alam mo, kulay pa lang, nagkaiba na kasi talagang makikita mo na nasinip na nung Muscovado. Puto bonggong yung caramel. Oo nga. Cheese yan? Oo, yes. Nalagyan lang ng caramel syrup. Okay. Let's try. Let's try it with our all our might. Sige, hilahin. Dapat pala, iguni yung tingnan na lang natin. Ay, huwag mo akong makuha. Hawakan mo kasi dyan, girl, o dyan, o. Tusok mo dyan, yan. Tapos tutulungan kita makamit ng katotohanan. Okay, game. Saan mo gusto? Saan mo gusto? Ito na lang ako. Ito, te. Dito ka nandun sa mundo. Oh, halaga na. Sa mundo ka dyan. Nandun ako. Yan. Lagyan mo after na lang ako. Baka matapon yung kape. Sausaw na. Sorry, babe. Ayan na. Sige. Yan. Okay. There you titingin go. Na lang ko sila sa akin, sabi ko may titilapon na ano. Okay. Inip natin sa caramel. Sa para caramel malasahan natin yung Muscovado's difference. Muscovado namin, okay? So, ready? 1, 2, 3, go! Parang may kakaiba dun sa caramel, no? Masarap! 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 Sure. Nandiyan kami karamihan. Special siya. 3. Wow! Masarap. Hindi matamis ka yung caramel niya. Oh, nag-blend lang dun sa ano, no? Kasi dun sa ikaw na sa bumbong.
2.5 kasi medyo may angat siya kasi dun sa cheese lang ang ganun pa sa ako siguro ganun kasi siguro dun din namin natin pa naman nung mainit pa yung sayang pero parang sarap niya. Nice. Okay, ayun na. At ang nanalo ay ang Puto Bonggong with caramel and cheese. Yay! Okay, so let's move on. Okay. Siyempre, bukod sa Puto Bonggong, sikat din ang mga kakanin. Kakanin. Diba? Hindi mawawala yan lalo kapag handa nyo sa ano? Sa, diba sabi sa mga kasabihan, pag medyo noon, so usually ang hinahanda, naghahanda sila ng mga kakanin para mapasok ng taong dikit-dikit or sama-sama kayo. Yes. Pamilya. Totoo yun. Lagi namin ginagawa yun. Baka kaya laging merong biko sa luto, lutong biko si Mami Chari. Pagpapunta. Okay. Okay, so, itong aming in-order ay... Ito naman, iba sa... Ay, sorry, ano. Galing kay Sally's Homemade isang Kakanin. Box. So, may isang box kami in-order sa Sally's Homemade Kakanin. Wow! At ito... Ito ang pinakagusto ko dyan. Ang tinatawag nila... Worth 224 pesos, meron ka ng 8 slices of different kakanin. 4 types siya. So, tagda-dalawang slice siya, no? Ang iluhan natin para makita din. Ang meron dito ay kasava. Kasava. Bibingkang malangkit. Malangkit. Sapin-sapin. Yes, sapin-sapin. At saka yellow bell. Ito, sapin-sapin. Ano sabi ni Mano kanina? Yellow pop. Yellow pop. Yellow pop. Ito yung tawag yellow pop. Yun ang yellow pop. Wala yung ito kasava. Ito ang pinakagusto ko. Yan yung bibingkang malangkit. Yun. Kasava at saka sapin-sapin. Ano, alam ko nung gumawa si Mami ito nung bagong taon. So, baon pa ako, di ba? Inumuan ko talaga sa gilid ng labis. So, ang muna namin titikman ay Yellow pop. Hindi ko alam yung yellow pop ngayon lang. Pero sabi kanina nung rider, yellow pop daw yung papalit dun sa Bico Champurado. Dahil wala na daw yung Bico Champurado. So, try natin yung yellow pop kung pop na pop talaga ang lasa. Okay, so... Ang nakakanin na ito, ano din, kung sarap din sa kape. Parang ano to eh, no? Parang mukhang... Parang puto. Hindi, puto. Ay, parang puto yung texture. Texture, parang puto. Yan o, oh, ikita nyo guys, yan. So, ito try namin, no? Try. Sa totoo lang. Sa ibabaw. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa mga... Alam ko na. Parang bibingka. Parang bibingka. Hindi ako mahilig sa mga kakanin. Alam niya ni Ina at Abby. Pero dahil dito sa vlog namin, ito try ko siya. Okay? So... Masarap! Alam niya kasama? Yung nilagyan ng margarine. Yung bilhin na sa kadaan. Yan ang lasa niya. Mm-hmm. Di ba paborito niya kanyang sa niya? Ito. Ayan, magustuhan niya ito. Ito ba yun? Kasaba? At, sarap! Pero damihan niya dapat yung cheese. Yellow pop na yellow pop. Two! Ang aking score. Ikaw, Abby. Nasa gato. Two! Kasi talaga ako kumakain ng... Kakanin. Kakanin. Ngayon lang. So... Panoorin yung bata tayo, pag sinabi ka kanin, parang iniisip lagi pang matanda ang kakanin. Pero... Nasa po yung tatayo na matanda na tayo. Matanda na tayo parang... Itas. Diba? Sarap na kakanin. So, ang yellow pop ay nakakuha ng 6 stars. Yes! Next natin ang sapin-sapin. Ito pala yung sapin. Pero yung sapin-sapin, di ba usually parang purple, parang orange? Ayun siya may purple content. Brown! Brown na daw. Basta brownish. May ano. So, yan ang sapin-sapin. Alam niyo yung spider na tinapay? Tignan niyo, parang ganun. Parang ganun. Ano to? Chocolate? Chocolate. Ba't may chocolate ang sapin? Ah, chocolate niya! Ang yabango! Chocolate! Chocolate! Masarap! Masarap to! To din! Masarap! Nag-compliment din sa may choco-choco sa iyo! 1.5. Ako gusto ko. Ang gusto ko sa'yo. Pop-pop. Ang sirap. Siguro 2 na lang din. Para siyang biko. Nagkaroon kasi ng ano eh, bagong flavor eh. Sino mag-aakala na ang isang kakanin may chocolate, di ba? Ang biko nga, akala mo chocolate flavor, pero hindi pala. Hindi mga upo, di ba? Okay. So, let's try the kasama cake. Ito dati, mahilig ako sa kasaba dahil sa asawa ko. Na boyfriend ko pa lang noon. Yes.
So, kala mo tagal na magkasawa eh, no? Shower out mo naman. Parang 3 months pa lang. Shower out mo naman. Ay, hindi, ano yung asawa ko ngayon? Baka mamaya, eh, pagbayarin pa niya. So, eto, mahilig kasi siya dito. So, dati, lagi kang kumahain ng kasaba. So, tatry ko. Medyo nalimutan ko na ang lasa ng kasaba. Mm. Cute pala yun. Oo. Pero nung kung kasaba na kain, oh, nahilo ako. Bakit? Hindi ko alam. Dahil siguro sa taco brand tamis niya o sa kasaba mismo. Okay. Kasaba it is. Ang anong scores niya, guys? 2 ako. 1.5 lang ako sa kasaba. Sa kasaba? Medyo parang meron akong nalalasahan na hindi ko masyadong... Ano mo, hindi ko ma-explain. So, siguro mga 1.5 din. Ah, dito ako pinaka-excited. Ito na. Yung balagkit na, no? Anong tawag dyan? Balagkit na. Anong tawag dyan? Wait lang. Ikaw. Ito, yung bibingkang malagkit. Yan, naman talaga. Merong toppings, no? Mm. So, alam mo, na binigyan mo sa amin. Pagpasalubo. Batangas. Isuman, masarap ko. Inuwi ko ka lang mamay pasubo mo, shinare ko yung blessing. Kasi hindi, alam mo naman. O, shadow. Let's go! This one's my favorite. Alam ko, alam ko. Bukod sa Miko, ito ang pinakagusto ko na kakanin. Sana hindi tayo mabigo sa lasa. At shout out pala dun sa aking pamangkin na si Ethan. Mahilig siya sa lahat ng klase ng kakanin. Yes. Ano ito, Miko? Nung bata ako, kumakain ako ito, yun. Stop! Wala na. Nakalimutan ko na yung pagkabata ko. Masaya! Hindi ko na alam ang lasa talaga dapat nito. Kasi ang tagal ko hindi kumakain nila ulit. Two. Sige, two. So parang pantay ba tayo? Parang sumbatan ba ako? Pantay-pantay lang sila kasi halos parang may parang ginagawa kasi silang ano eh atake doon sa mga bibingka na parang maiba sila. Parang may medyo maiba di ba? Ito may tsokolate, ito medyo ano yung angat yung tamis. So kaya masarap siguro, naman lahat. Pantay-pantay yung kanilang mga score halos. Sorry, wait lang mo, sorry. Okay, so yun na nga dahil natikman na namin, medyo umangat sa amin si Yellow Pop at si Bibingkang Malaki. Yes! Kasi siguro ito talaga yung stock na sabak sa panlasa kasama ng ating kape. Kafe. True. Diba? Yan. At kung nag-rave din kayo sa mga kakanin, na aming kinain at tinikman. Comment down below kasi baka meron kami hindi natikman ng mga, ano ba yung mga kakanin ba lang natin natikman dito? Bibingka. Walang bibingka dito. Walang bibingka, wala yung normal biko. Walang suman. Tapos palitaw. Palitaw ba kasama? Kachinta, palitaw siguro. Mga ganyan eh, no? Masarap yung pag may yema o yung content sa So, ayun nga. Kung talaga hindi nyo natakam kayo dito sa mga pagkain na ito na hinahanap-hanap nyo din tuwing Pasko, please don't forget to like. Yeah! And subscribe. And don't forget to click the notification bell button para may... Dapat pala yung copy na tinipin natin yung ano lang, black coffee, no? Para panalo-panalo sa kakanin. Okay lang yan. Sock pa rin naman. And ang aming reminders. And ang aming reminders yun lang always kapag may time. Ta-da! Copy tayo! Bye!